Mentors, no? Pwede pa silang umabol, ha? Isan natin. So, alam na natin to. Ano po yung topic natin po? Driving po ako. Yes, mentor, it's okay. Yan, okay lang po. Sino nakakalam ng topic po natin right now? Sige po. Pa-chat po kung ano yung ang topic natin ngayon. Sige po. Sana po walang mahiya sa inyo, no? Mas maganda lahat tayo yung mag-chat. Equipping 101, saan po? Sige. Hintayin ko po yung chat ng mentors natin. Sige, mentors. Hintayin ko. Hanggang sa makasagot po ang iba. Yan. Graphic design with Canva. Yun. And I'm sure excited na rin kayo mapakinggan itong mentor natin na to. So itong mentor natin na to, hindi ko napapatagalin pa. Itong mentor na to ay kilalang, I am excited. Mentor Liam, thank you so much. Thank you so much. Sige nga, comment ka tayo ng I am excited. Kailangan marami ko na excited tayo. Kasi pag hindi ka excited, nako, malayo pa tayo, no? Malayo pa tayo sa business. Kaya kailangan ngayon pa lang, comment ka na, I am excited, para makita na excited ka talaga. Kasi pag hindi ka excited, kailangan mo i-add yan, no? Sa sistema mo na excited ka. Siyempre, iba po ang IM Worldwide na ibang business natin. So, I'm sure excited na tayo lahat. Okay? So, ayun, mentors, papakilala ko na ating speaker for tonight. Isa po siyang Sapphire Elite Executive. And ang dami na achievement niya sa IM Worldwide. Thank you, Mentor Marichu, sa pag-comment. I am excited. Ang dami na achievements ito sa I Am Worldwide, so dapat nating pakinggan siya. And I'm sure itong topic niya right now, maia-add po natin ito sa skills natin na kailangan, no? Lalo na dito sa I Am Worldwide, yung paggawa-gawa natin ng poster, diba? Kasi kailangan makagawa tayo right now ng mga poster po, no? So thank you rin po sa pag-react, Mentor Marichu. Alright, yung speaker natin ito ay Sapphire Elite Executive. Talagang achiever to sa I Am Worldwide, and marami na po itong marami na rin siya achieve, Just For You Gold, Just For You Jade. Ang laki na po ng income niya rin dito sa business na to. So help me welcome Mentor Audrey Magno. Amazing morning, Mentor. Amazing morning. Amazing morning, Mentor Amor. Ayan, amazing morning po, mentors. Hello everybody po, no? And hello rin po sa ating mga viewers sa ating Facebook Live. Ayan, fresh pa ang hair ko. Bagong ligo. So anyway, ayan po, no? Ang topic natin tonight is how to create graphic designs using Canva po, no? And mag-start na po tayo, mentors. We'll keep this task po para makaabot pa tayo sa ating 8 p.m. habit, of course. So anyway, gusto ko lang i-share sa inyo na very, very helpful po yung ating topic tonight. Kasi isa po sa ating, goals sa I Am Worldwide sa pag-create ng ating team is to create a branding for our team. So content is always is king daw, pero design is queen. So very important po yung design when it comes to creating a brand for our business and our team, no? So ang pinaka na nakakatulong sa atin ngayon para makapag-create ng content and of course makakreate ng magandang design for our branding is number one, Canva ngayon. So dati po usong-uso ang Photoshop, Adobe Photoshop. Yes, sabi ni Mentor Marichu, need natin 'yan. Yes po. Dati po ang ginagamit po natin is Photoshop. So yung Adobe Photoshop po, no? So very yun, pang-advanced na po talaga yun. And before you, kailangan mo bumili ng Photoshop, no? Yung rights or mag-download nun para makagawa ka ng design or ng graphic designs. Kung iisipin niyo po, ang graphic designing po is not cheap, 'di ba? Pag magpapagawa ka ng mga posters or mga logos, kung ano-ano pa before, medyo may pricey siya. Pero nowadays, yung dahil sa innovation, you're blessed to have online applications and even phone applications na makakagawa na tayo ng content and magandang designs for our content na
accessible na like Canva. So yun po yung focus natin tonight is how to use Canva. And kung papansinin niyo po no, ang posters ng mga mentors, especially in Big Time, Kingdom, Dream Team, Supreme, ayan po, no? Ang madalas po talaga ginagamit natin is Canva talaga kasi madali na po siyang gamitin and actually mas ano po siya, mas madali siya gamitin kaysa sa Adobe Photoshop talaga. So mag-share po ako ng screen ko and we'll get started na po, no, on how to use Canva. And we'll base po yung ating ano, yung ating training tonight sa pag-create po ng posters for our business. So iba pa po ano po, no, doon tayo mag-focus tonight kasi yan po yung madalas nating ginagawa sa business natin, di ba? Is yung activities natin, yung mag-create ng ano po, no, ng posters for our online activities and even offline activities. So wait lang po, no, mag-share screen lang ako. So ito po yung Canva mentors. I'm sure familiar na po lahat dito. And teka. In order to ano po, no, in order to use Canva, first you have to sign in. So magki-create account ka lang. So try natin mag-sign out. Ayan. Magki-create ka lang ng account. Ayan, sign out lang tayo. And parang di ko kabisado yung aking password. So ganito lang po yung ano niya, yung parang login page niya. So either you can sign in with your Facebook, your Google account, or your Apple account, or email. So gagamitin ko po yung email address ko. Ayan, may automatic sign in naman na po ngayon sa Google. So mas madali lang, di ba? So pagka-sign in mo, ito yung lalabas sa Canva. Yung parang ano siya, home, ayan yung home. So dito po, makakapili kayo ng templates mo kung makapag-decide kayo kung para saan yung gagawin yung poster. So either for invitation sa party, ayan, or Instagram post, or kung gusto mo gumawa ng logo, kung gusto mo gumawa ng desktop wallpaper, ayan, no, dito ako gumagawa ng dream board ko on ano for my laptop pag gusto ko kung gusto ko yung wallpaper ko sa laptop is yung dream board ko. So gumagawa rin po ko dito sa Canva. Posters, card, ayan, marami po tayo options. Actually, sobrang dami natin magagawa sa Canva, no? Facebook cover, yung ano natin, yung banner. Pwede rin kayo gumawa ng presentation dito. So instead gumamit ng Microsoft PowerPoint, pwede kayo gumawa dito with animation na rin siya. And pwede kayo gumawa ng Facebook post. So iba-iba po kasi yung sizes ng mga ano po ng post na pwede natin i-post sa mga different online platforms, social media platforms pala. So iba po yung sa Instagram, Facebook, ayan, and other more platforms. So pwede rin tayo gumawa ng flyers dito, yung pwede natin i-print, 'di ba? Pwede rin tayo gumawa ng certificate kung gusto natin gumawa yung mga trainings natin ng mga 7-day intensive, 'di ba? May certificate afterwards. So, pwede tayo gumawa rin dito. Pwede rin tayo gumawa ng stories natin for our Instagram or Facebook. So, sobrang dami actually. Ang dami pong pwedeng pagpilian diyan ng templates, iba't ibang sizes po. You can also customize. Ano po, no, yung size na gusto mong gawin for your poster or graphic design. So, marami pa 'yan, no? Pwede rin kayo gumawa ng videos dito. Ayan, and pwede niya rin, no, dito ang maganda sa Canva, yung ano gagawin mo, automatically nasisave na siya ng Canva. So you can choose from your former designs. Ayan, sobrang dami na po. Sobrang dami na po nung aking, nasa aking ano po, no, nasa aking recent designs. So pwede kayo pumili dyan. So dito po, no, you can... Even yung mga years ago mo na ginawa, nandito na siya nakasave. So, hindi siya mawawala unless i-delete mo siya. So, dito rin sa Canva, ang gamit ko lang po free. So, hindi po ako gumagamit ng ano, Canva Pro. So, yun po yung maganda rin sa Canva. No? As of now, thankfully, free pa rin siya. May free siya na sobrang dami mo na magagawa. So, bonus tips lang po, no? Hindi lang po Canva yung ginagamit ko when it comes to designing. Kasi meron po, gumagamit pa rin po akong Photoshop, especially po, no, pag gusto ko pong i-animate or i-ano pala, no, i-going 3D or gandahan pa yung mga text na gusto kong ilagay sa Canva.
Okay, so besides Photoshop, di tayo gagamit ngayon yun kasi hindi siya kayang sabay-sabay ng laptop ko yung Zoom and Photoshop. Pero ngayon may na-discover ako na hindi lang Photoshop ang kailan, ano, hindi lang sa Photoshop ko pwede gawin. So meron tayong bonus na mga ano, no, websites na i-share. Like this one. This is, where is it? Text Studio. So sa Text Studio, no, pag gusto ko maging ano po, no, ma-animate yung text or maging 3D siya or gandahan pa yung style ng text na gusto kong ilagay sa posters, dito po ako gumagawa. So mamaya papakita ko sa inyo 'yan. And of course, asa na ba 'yon? Wait lang po ah. Ito po yung remove background upload. Ayan, sige. While we're waiting, ito po, no, textstudio.co po yung isa. And then, ito pong isang remove background. Dito po ako gumagawa ng pictures ng, ano, nagre-remove ng background ng pictures ng mga mentors natin. So, let's say, gusto mo po ilagay sa poster mo yung picture ni Mentor Amor. Ayan. No? Si Mentor Amor po, pag check niyo po yung Facebook niya, marami siyang ano doon, 'di ba? Pictures na pang-poster lalo na kapag may mentor kayo. Ito po, no, isa po na na-experience natin, 'di ba? Pag may gusto kayong invite na mentor, tapos hindi niyo po makuha pa or hindi pa ma-send sa inyo yung picture nila, yung background, yung ano, walang background or yung ano yun, transparent yung background. So sa paggawa ko po ng poster, usually hindi na po ako humihingi ng mga background pictures ng mga mentors. So ang ginagawa ko, tumitingin po ako sa Facebook ng pictures nila. And then kukunin ko, i-save ko yon, then ilalagay ko po dito, ipipaste ko dito, then automatically ito pong website na to, re-remove niya na yung background ng mentor. Yung mamaya pakita ko po sa inyo, no, para po mailagay dun sa ano, sa poster sa Canva, na ano lang siya, yung mentor lang po mismo, yung picture lang, yung portrait yon, yung nakalagay lang. So tatanggalin ko lang po itong yung ang hirap pala mag laptop na pagkita yung ano ng Zoom. So anyway, ayan, balik tayo sa Canva. So ngayon po, no, ang pagbebase natin ng design is yung posters ng Big Time, ano po, no, Big Time Kingdom. So open lang natin and close na natin yung homepage. So ito po yung ginagamit nating posters as of now for Big Time Kingdom. And we're just waiting for it to load. Mabagal lang ating net ngayon. So anyway, ito po hindi natin ito ginagamit. And yung mga samples lang na pinagpa-practicean po natin, no, pag gusto natin gumawa ng ano, ng mga poster. So shout out kay Mentor Rose and Mentor Armida, ang ating model. So hindi, ito po yung ating for ano po, no, business presentation. Ayan, every Saturday. And ito po yung sa team naman po natin, yung international. And ito po yung pagkakopyahan natin. Kasi basically yung ginagawa naman po natin sa ano po, no, posters, kadalasan ganito naman po. So ituturo po natin kung paano gumawa ng ganitong klaseng poster. So we'll add a page. So ito po yung maganda sa ano rin, no, sa Canva. You can do multiple pages po sa isang file. So, for example, gusto mo para hindi magulo, basta nakasave na lang lahat sa isa. Isa lang titignan mo. So, for example, gusto mo gumawa for Big Time. Ayan. Isang file lang, isang parang folder lang yung dating niya. Lahat ng Big Time posters nasa isang file. Sabay-sabay na yun mag-open. Kung gusto po ko gumawa for Supreme, nasa isang file siya. Pag gusto ko po gumawa for Dream Team, ayun, sa isang file siya. So alam ko lang dito, naka-share sa akin yung sa Dream Team dito, no. So nakikita ko rin. Yun din pala yung maganda sa Canva po, no. You can share the file with your whole organization. So pwede po kopyahin ng organization mo yung posters para isa lang po yung ano, yung pag ano yun, yung branding, yung style. So anyway, dito po, no, makikita niyo sa Canva sa taas, makikita mo yung mga pwede mong gawin dito sa Canva. Yung pwede kang bumalik sa home, sa file, ayan, dito po ma-edit mo pa yung file, yung or kung gusto mo mag-create ng new design. So marami pa, no, you can
Ayan. Hindi ko po masyado nagagamit itong ano na to. You can save it there actually. Ayan. You can save the folder. Ayan, you can show rulers, show guides, show margins. Pero honestly, hindi mo naman po kaya ano po no, magagamit lahat ito. Pero ito, merong version history na for Canva Pro lang. So hindi naman po siya actually nagagamit personally po. No? Hindi po siya masyado nagagamit. So it's just there for more support. And dito po, no, this is a Canva Pro ano eh. So you can resize pala. Ayan, resize. Resize. So marami ka pwede pong ano, no, yung mga templates na pwede mong pagkopyahan. Pero dito po, no, yung resize usually for ano siya, Canva Pro. So kung gusto mo mag-resize, gawa ka na lang ng new ano, new file. So balik ka lang sa home. So dito po, no, itong arrows na to, ito po yung undo and redo. So kung gusto mo po meron kang maling nagawa or na-delete mo yung ano, let's say ito, sample. Ito po na-delete natin. Undo mo lang, babalik siya. Kung gusto mo i-delete talaga, redo mo lang siya. So ganoon po no, pwede yan. And then here, you can change the ano po no, poster the file name of the posters. And simply po, mute ko lang. You can change po dito no. So dito nilagay ko Big Time Posters 2 kasi copy po ito. Ito yung ano yung sinend ko po sa team, sa Big Time Kingdom team po no. Ayan, lagay natin Big Time Kingdom kasi yung Big Time kila video. So ayo mag ayan, lagay lang natin Big Time Kingdom. So pwede mong palitan. So nakikita niyo dito, nag-o-ano siya, nag-change, nagsi-save siya automatically. So yun din yung maganda sa Canva, no? It saves automatically. So dito rin you can share, ayan, like I said, you can share your file to audit other people. So ito po, no, for example, ito may access dito yung sister ko and then ako. And then if you want to ano, no, if you want to share lang yung link para madali lang i-send mo na lang yung link ng mismong file, copy link mo lang siya then send mo kagad dun sa through Messenger sa mentor na gusto mong pagsendan. And this one, Insights, Canva Pro yan, so hindi ko ginagamit masyado. And then of course, pag gusto mo lang siyang i-save, you just press this download button. Madali lang siya, no? You can choose kung anong file type siya gusto mo i-send. So pag nilagyan mo siya ng ano, animation, you download it automatically na MP4 video. And ako po, ang lagi kong pinipili is PNG para high quality po yung image. Pwede rin JPEG. So smaller size po yan. Pero lagi kong pinipili yung PNG para maganda po yung quality. So pwede rin GIF. Ayan, no? Yung kapag animated din po yung vid, ano, no? Yung ginagawa mo. So pwede ka rin gumawa ng GIF dito. GIF. Ayan. I just call it GIF. So pwede ka rin gumawa sa Canva po, no? Yung pag sinearch niyo po sa Messenger, kapag gusto mo mag-send ng parang pictures na parang short clip lang siya, pwede ka rin gumawa po dito nun. So, ayan po, no? Then, ito po kasi mga, oops, ayan, mga Canva Pro kasi na ano to, na accessible lang siya pag Canva Pro ka na. Hindi ko po ginagamit tong transparent background and compressed file. So, dito po, pwede ka rin gumawa ng ano po, no? Mag, parang tanggal ng background ng picture. Pero since may bayad siya para magawa yun, ginagamit ko po yung ano, yung website na remove background. So mamaya po natin gagawin yun, no. So dito po you can also save automatically yung 5 pages. For example, ito 5 po yung pages itong file na to. You can save it all lang sabay-sabay. So yun po yung masaya rin sa Canva, no. Pwede, yung pag gumagawa ka ng certificate, hindi mo na kailangan gawin isa-isa. Na isi-save mo siya isa-isa, pwede mo siya i-save sabay-sabay. And or of course, pwede mo rin i-save yung isang page lang. So yun din, no, you just select, let's say, ang gusto ko lang i-save is number 4 na page. Ayan, sa-select ko lang number 4, then automatically download po. Ipe-press mo lang yung download button. And then there's more, ayan, ito hindi ko masyado ginagamit. So that's just there, kung ano po pwede mong gawin. So now, let's move forward po, no. Ano ba yung, ano yung parang toolbar? Katumbas ng toolbar sa Adobe Photoshop sa Canva. So on the left side, ito po yung mga templates, elements, uploads, photos, text, styles, ayan, and more. So ito po yung parang toolbar niya kung saan pwede ka mag-select ng anong gagawin mo. So ang gagawin natin, like I said, is the same as this poster. Gagawa tayo ng ganyan po tonight.
para may idea kayo no, kung paano po gumawa ng ganyang klaseng poster. So, of course, kanya-kanya tayo ng style and design, di ba? Yung branding natin. Let's say, ang Supreme Team, color blue ang team color. Ang Blast po, color red, di ba? Ang Dream Team, I think, color blue, dark blue or royal blue. And then ang Raptors, ano po ba color ng Raptors? Red din po ba? parang black and gold pa as of now. Ayan, sabi ni Mama pala, pwede rin sa phone si Canva. Yes. Ano po, no? Ang Canva ngayon, pwede siya sa phone. Na bago na po yung ano niya, yung sa phone. Same na siya nung katulad sa website. Kasi dati iba po yung itsura nung nasa phone. Pero yan. Ayan, sabi ni Mentor Sam, mas ano, user-friendly si Canva. Yes po. So anyway, sige, let's get started po, no? So, we'll start from scratch. So dito po, you can select templates like I said. So ikaw, kung gusto mo gumawa po ng poster, pero nagsastruggle ka mag-think of an idea, an idea of, or a concept ng ano ba magiging design ng poster ko, I have a tip, use these templates po. No? You can select free templates na pwede mong pagkopyahan. So lalo na po yung kung papansin ninyo yung mga mentors na ang galing mag-post ng mga kahit quotes lang. Diba? Let's say gagawa ka ng quotes. Yan, meron tayo katulad nito, ang ganda, page. So, i-edit mo lang yan kung gusto mong i-edit yung mismo text na naandyan. So, sabi mo, hello. Ayan. So, kayo po, no? So, hindi yan ang gagawin natin ngayon, of course, pero pinakita ko lang na meron pong templates na pwede kayong pagkopyahan or i-select. Basta free po, yung iba may bayad eh. So, katulad nito, ang ganda, oh. Alam ko na kung ano pwede natin gawing design para sa ating future na, ano, na Christmas party together. So, oh, pero ito, ano siya, meron lang siyang, merong watermark. So, ibig sabihin, meron siyang elements na may bayad. So, hindi yan yung gagawin natin tonight. Pinakita ko lang. So, marami pa pong templates no, na pwede pagkopyahan na hindi na tayo mahihirapan na ano po, ano, ano ba yung ilalagay natin, paano ba natin gagawin yung poster natin. So, importante po kasi talaga, mentors, ang poster natin presentable. Kasi we have, what we're doing is a business. Ito po, opinion ko lang po, no, ever since, what we're doing is a business, titignan po ng prospects natin, yung ano po natin, yung branding natin as a business. Papansinin niyo po yung mga other, yung mga traditional businesses. Kung papansin niyo po yung marketing style nila, sobrang ganda. Talagang pinaggagastusan po ng mga businesses yung kanilang content. So tayo po, no, syempre, this is we're independent distributors. Tayo po gumagawa ng sarili nating marketing for our team. Yung sa IAM, meron na yan sa company po, no? Pero of course, iba yung sa team natin. I suggest po, no, na paglaanan talaga natin ng attention and ano po, no, let's give our, gawin natin intentionally yung pag-create ng posters. Kailangan, ano po, no, maganda talaga yung poster natin. Very important po yun. Huwag yung bara-bara. Kasi po, pag tinignan niya ng prospect mo, makikita nila kagad na, ah, ba't ganun? Parang negosyo, pero ako po, opinion ko lang to kasi ganito po ako tumingin ng ibang posters ko, lalo na po yung, sa ano po, yung iba't ibang klaseng posters, mapapansin mo yan eh. Kapag ay yung poster na to, parang hindi, ano, parang hindi safe ata na, alam nyo yun, ma-judge kayo kagad ng mga online prospects nyo, lalo na pag hindi tayo kakilala talaga. So, let's may ano po, no, itong training natin, dito po maano natin na let's create posters intentionally. Actually talaga yung paglalaanan natin ng oras. So, ang maganda po no, sa team natin, sa Big Time Kingdom po, no, makikita mo yung mga mentors, talagang continuously, di ba, 1 year na tayo o magto 2 years na po tayong na pandemic, nang gumagawa tayo ng posters natin, nakikita natin nag-i-improve. So, yun po yung maganda. No? Let's always improve our skills when it comes to also making content for our team. So anyway, ayan no, yan yung template. So of course, iba't iba yung templates na nandito. Pwedeng, alam ko mayroong templates na pwede mong pagpilian kung ano yung topic mo. Let's say for logo, ayan. Pero ito, all results yung nakalabas. So we also have elements din po dito. Yung elements, sobrang helpful nito. Lalo na kung gusto mo magdagdag lang ng parang pampaganda pa ng posters mo. So dito po, ayan, pwede kang mag-search kung anong
let's say, anong gusto mong dagdag sa poster mo. Let's say, gusto mo gold. Gusto mong lagay ng gold elements. Ayan, sobrang dami po kayong makikita dito na free. So, free and may bayad yung iba, pero yung iba, marami namang free na maganda rin. So, pag naka-Canva Pro, ayan, ma-unlock mo lahat yung ano, yung mga, mas magaganda pa actually. So, another tip, sana hindi tayo ma-ban sa ano, sa Facebook or whatsoever. Pero pwede tayo bumili ng Canva Pro sa Facebook, yung para subscription, yung makikisabay lang tayo sa subscription ng iba. So, pwede nyo rin po i-check yun. Search nyo lang po, no, Canva Pro subscription sa Facebook. Sa marketplace, marami yan. So, anyway, dito rin po, no, you can upload pictures. So, ito po, for example, ito po, no, ito, yung background yan, dinownload ko lang po yan online. So, ang ginamit ko po dyan na picture is yung parang GoPro by Eric Worre. So magse-search lang kayo sa ano po no online ng picture ng background niyo kung gusto niyo ayaw niyo yung mga background na naandito kasi dito po pwede kayo mag-select ng background through dito sa photos. So for example, ito po no, gusto mo ng background ng building. Ito po yung recently used lang gagamitin natin. Ayan, auto i-drag out mo lang siya. Automatic na yan, background na siya. Nasa background na po siya ng ano mo po ng ano yan, poster mo or picture mo. So, let's say, ayaw mo ng building, gusto mo, ay, gusto mo car. So, yan. So, mo ganitong car. Ano ba yung car po? ODR. Ano ba ito? Audi. Nasa Audi. So, let's say yan po, no? Audi. Ida-drag out mo lang ulit. Automatic na rin yan, kahit may picture ka rin sa likod, background na po siya ulit. Ayan. Click mo lang siya, double click, then drag mo lang siya kung gusto mo i-adjust. So yan, pag mag-create ng background. Kung gusto niyo po, let's say, background ng, for example, ito po, no, gagayahin natin to from scratch. Hindi yung mga nakasave na dito. So gagayahin natin from scratch. Yung background na yan is, ano ba yun? Ano mga, Eric Worre virtual event. Eric Worre virtual event images. Ayan, ito po yung ginagaya ko. So yan, sinerch ko po no Eric Worre virtual event. Maghahanap lang po tayo, ayun. So marami po no yung pwede natin pagkopyahan. So select lang natin to. So ayan, you just ano ba? Sa laptop ko double click. So sa save image. Ayan. So na save image na yan, balik na tayo dun sa posters. Ayan, nag-alarm yung aking IDP. Asa na yun? Save. So balik tayo sa posters. Okay. Wait natin mag-appear po yung ating virtual event picture. So, yan po, no? Banta lang kayo. Dito po kasi sa laptop po, Finder ang aking parang yung mga files. So, pag sa inyo po, punta lang kayo sa folder nyo sa, ano nyo, sa, account, sa laptop nyo or sa, ano ba, sa PC nyo. Or pag sa phone nyo po, no, merong upload image. So, automatically na siya from the app, you can upload the image. Pero dito po, no, I will just select and then drag. Ay, kita po ba? Parang hindi. Wait nga. Parang ang hindi at ako naka-share window po, no? I-share window ko lang. Naka-share desktop ba ako? Or share ano lang, ano, Chrome. So, yan. No? Naka-share ano na ako desktop. So, you just select ito pong photo. Ayan. Idadrag mo lang siya and then you wait for it to upload. So, ayun po. No, makikita mo kapag nag-upload na siya. Alright. Ayan. Pagka-upload mo, idadrag out mo lang din siya uli. So, sa akin po nilalaki niyang kuunti kasi i-adjust ko pa yan mamaya. Then, yan. Ganun lang.
Yan po, no? So, usually mentors, a tip po, no? Punta, ano lang kayo, ang gawin niyo po is punta lang kayo sa mga other teams. So, marami kasing pages yung mga teams natin sa IAM, no? So, like, let's say, MVP, Spartans, ano pa, Zeus, yung marami pong teams sa IAM na may mga posters po sila. Ako po, honestly, ginagaya ko lang po yung mga posters nila. So, doon po ako kumukuha ng idea, then, i-ano ko lang siya, i-apply ko lang po siya sa pag-create ko ng poster. So, eto po, no, ayan. Nandiyan na po yung background, and then, ano po, no, mag-create na tayo ng tao. So, dito po kasi, hindi ko na mahanap yung picture ko na yan sa ano, no? Sa aking Facebook. So, punta tayo ulit sa Canva. Meron po akong pinagsaban ng mga pictures po ng mga mentors. So, you can also do this, mentors. Ito pala, no? Para masaya. makita natin kung paano po mag-transfer ng pictures. Kasi, from a different Canva file, you can transfer pictures from there to a different, another Canva file. So, ayan, open natin tong isa. Ito po yung Zoom posters po before. Ayan, open lang natin. Ayan, so dito po nakasave lahat. So, pwede natin magdagdag pa dito, no? Pero ito po yung ginagawa ko. Let's say, next week po, no? Walang picture si Papa dito. Ito pala. Ayan, next week po. Let's say si Papa. Mag-create tayo ng poster for him for next week, no? Kakopy ko lang siya. So, ano, dito po sa laptop ko parang copy-paste. Kumbaga, copy. Yung picture, seselect mo lang, then copy. Then, balik ka po dun sa other file. Then, i-paste mo lang. So, wait mo lang siya mag-appear. So, ayun, ang liit. So, i-drag out ko siya. Then, ayan po, ilalagay ko siyang ganyan. So, ito sample lang po to, no? Kasi I'm sure hindi man to yung gusto ni Papa gamitin na poster and a picture for next week. So, this is for next week's training. So, yan, nandiyan na siya. So, kung papansinin nyo, makikita nyo sa likod, parang merong ano, makikita mo yung GoPro. So, of course, di naman natin gusto na nakikita yan. So, maglalagay tayo ng pampahide yan. So, ang ginagawa ko, pupunta po akong elements. Then search gradient, okay, shadow. So ito po, makikita nyo, may free na gradient shadow. Sobrang helpful po nitong ano na to, yung mga ganitong elements. Ayan, tas iayos po lang siya. Then, ito makikita nyo sa taas. Pwede nyo po palit-palitan yung position ng photos nyo or ng elements nyo sa, ano, sa inyong poster. So, just put backward. Yan. Tapos, isasakto ko lang siya. Kung papansin nyo, medyo kita pa rin. Kung ayaw nyo yan, pwede kayo mag-download pa sa Chrome. And then, i-paste. So, ito po yung isa. Ika-copy-paste natin uli. Ayan. So, gradient shadow din to. Ayan, ipoposition lang natin siya uli. So, ayun, hindi mo nakita yung GoPro sa likod. So, dito hindi masyado halata eh, pero doon kay Papa medyo halata kasi nga yung picture niya, hindi pa siya fit for poster. So, mentors, isa pang tip, no, huwag tayo papayag na yung poster, yung pictures natin for the posters is katulad nito. So, this is a no-no po, no, yung parang nakakrap yung hair, hindi nakakrap yung katawan, hindi siya yung parang balance tignan sa mata. So, make sure na tayo po, pag mag-create tayo ng poster of mentors, hingin natin or gawin natin is yung kompleto sila. Huwag yung parang kulang yung parte ng katawan nila. So, ayan po, no? Then, of course, let's proceed. Paano gawin tong equipping 101? So, yung ganyan po, pupunta tayo ngayon. Kasi dito po sa Canva, hindi ka po pwede gumawa ng gantong klaseng text. Kasi pag gumawa ka ng klaseng text na ganyan, wala siyang parang 3D effect. Ganto po mag-create ng text sa Canva. You just select text, then select type of text na gusto mo. Meron silang mga effects like this one. Pero hindi po kasi yan yung parang fit po sa branding natin as a business.
Kasi parang party-party po yung mga naan dito. So, pag mag-create ka ng text, ganyan lang po, select ka, no? Then change color using this ano color tool. Ayan. And then, ganyan lang po siya. Ano lang siya? Normal lang siya na text. Parang one, solid one color lang siya. So, usog lang natin si Papa ganyan. And then, lagay natin yung ano, yung meeting ID. Ganyan lang siya. Lagay natin yung meeting ID para mamaya, no? Diyan mo lang siya ilalagay. Ganyan lang po yung text na pwedeng gawin sa Canva. And among other selections na medyo pang party. So, kung gagawa tayo ng ganito, dito tayo sa animated 3D logos kanina, yung text studio, dito po, makaka-create tayo ng ganong klaseng text. So, dito po, no, dito po yung mga pinipili ko. Either this black gold or ito po yung favorite ko, yung metallic. So, sa-select mo lang po yan. Then, ayan, magkakait ka lang po ng ano, ng text. So, let's say, ayan, equipping 101 ang ilalagay natin. Pwede nyo palitan po yung font size, yung font style niya. Ang gagamitin natin itong lemon milk na naka-italic. So, ganyan po, no? So, yung styles niya, okay na yan. Pwede mo palitan po yung, ano niya, yung background niya. Eh, yung ano pala niya, yung shadow niya. So, ayan po, pwede mong tanggalin. Ayan, pati po yung filling. So, yung what makes it look 3D. So, pwede mo i-adjust din po yan. Ayan, kung gusto mo baguhin yung style nung ano niya, nung, yung gradient niya dun sa text. Pero, dun tayo sa normal. Ayan. So, yung background niya, mentors, I suggest burahin po natin, tanggalin natin para pag nilagay natin doon sa poster mamaya, wala siyang background. So, yung animation, pwede mo lagyan din siya ng animation, but as of now, we don't need it. So, we're just gonna download it straight away. So, select natin lagi yung medium kasi premium din yung high. As much as possible ako, mentors, I suggest for now, use nyo po yung free. mas ano, okay naman po yung free. Maganda na rin naman siya as it is. So, ayan po, no? PNG. Pero yung mga katulad kila Mentor Peach, yung sa, ano po, no? MVP, yun po, meron na silang hina-hire na graphic designer. So, pwede rin yun in the future. So, anyway, ayan, balik tayo dito. So, ayan po, no? Yung Equipping 101, ayan, pag na-download mo na siya dun sa, ano, Tech Studio, balik kayo dun sa folder nyo, sa laptop nyo or sa PC nyo, then select the file, then drag lang po. And then wait for it to upload. And pagka-upload niya, ganyan. Lalagay nyo lang siyang ganyan. And then yun na yun, Equipping 101. Kung papansin niyo dito, mentors, but parang dito mas kita siya, dito hindi. So lalagyan natin ng another gradient. So, yung gradient kanina, no? Hanap pa nga tayo yung ibang gradient shadow. Wala ata dito. Dito sa aking uploads ata meron. So, sobrang dami na po ng aking uploads. Ayan. Ito yung mga mentors na andyan lahat. So, meron tayong gradient shadow dito. So, ganun lang din, mentors. So, da-download nyo lang din siya sa Chrome or sa Safari or whichever you're using. Then, upload lang po. Ganun. Hanapin lang natin yung nakasave na gradient na black. Shoutout kay Mentor Marichu. Tsaka kay Mentor, ano, Rochi. So, dito, mentors, sa uploads, no, ang maganda rin, maka-upload na lahat ng mga ginamit mo before. So, hindi mo na kailangan parang i-download ng i-download uli. Let's say, may gusto kang gamitin from previous design mo, nandito na siya lahat sa uploads. So, pwede mo gamitin. Ayan, sa Mentor Peer siya. Ang dami niya. Ayan, oh, paulit-ulit kasi paiba-iba. Okay, hanapin lang natin yung gradient. Big Time Kingdom na logo.
Yun. So, ito yung gradient. Like I said kanina, no, yung pinakita natin, kung paano natin dinownload yung Eric Worre na poster sa likod, ganun din, search mo lang on Google. Let's say, gusto mo gradient shadow na black. Search mo lang gradient shadow black. Then, punta ka lang sa images. Then, usually put PNG sa dulo para wala pong, wala pong background. Ayan. So, ito po yung aking ginamit noon. Ginagamit usually sa atin mga posters. Ayan. I-apply lang natin siya. Since gradient siya, no, makikita mo parang nag-fade lang. Then, ipoposition mo lang sa pinakalikod. Palitan nga natin yung picture kasi ano siya, maano siya eh. Makikita mo may ganun. So like I said, ito po yung problem no kapag yung picture natin ng post, yung ano, yung picture ng your portrait natin ng model natin, ayan. Pag hindi po maayos yung picture, let's say nakaano po siya, nakakat, hindi siya talaga made for poster, ano po no, magiging ganyan, mahahalata mo parang may mali. So delete natin yan. Gawa tayo yung para sa training ni mentor. Ano. Sino ba mag-training next? If I'm not wrong, mentor, pili tayo. Alin? Alin ang naiba? Pili tayo, mentor Marichu. Ayan. Mentor Marie Chung, gawin natin model. So, ito po yung magandang sample po ng ano, pang-poster talaga. Di ba? Makikita mo, di pa ako sinakahingi nung kay Papa na bago. So makikita mo, 'di ba? Wala po kayong ano, wala kayong makikitang naliligaw na ano, parang lines or anything else. It was created intentionally for a poster. So ayan po, naganyan po yung perfect na sample. So okay, let's move forward. Maayos na yung equipping 101 natin. Mukha na siyang ano no. Maayos. Malinaw na siya unlike yung kanina dahil sa gradient. So yung gradient ang maganda sa kanya, kita mo pa rin yung background pero hindi ano, hindi siya yung totally nawala, 'di ba? So lakihan natin din to. Para mas ayan, palakihin natin. So anyway, ayan, ano next? Yung Big Time Kingdom. So ito po ginawa ko siya sa Photoshop. So this is ano kasi a logo. So kung gusto niyo po magpagawa ng logo, pwede kayo mag-hire ng logo maker or pwede kayo, ayan, I can help out, di ba? So sa Photoshop kasi po yan ginagawa, pero hindi kasi kaya sabay ng Photoshop yung ano ko, yung Zoom sa laptop. So I'll just select yung ginagamit na po natin as it is. So naka-upload na po siya mismo sa Canva yung logo. I'll just select it and then resize and then paste it there. So, ganyan po siya, no? Lakihan natin itong equipping 101. So, ganyan. Okay. So, ano po next? Now, nandiyan yung equipping 101. Big time yung model natin, yung background. Paano naman itong ganito, yung graphic design with Canva? So, iti-check ko lang po, mentors. So, ano yung next ba natin? Ano? May idea po ba kayo? Ano yung next natin na training next week? Ayan. Select natin yung ano. Hanapin ko dun sa ano po, no? Big Time Kingdom na ano. Ang pinakagusto ko po maano ay maaral kung paano gumawa yung mga men. Ano yung graphic designer ng MVP. Ang ganda gumawa ng posters ng MVP. So ito, another tip din ng mentors. Ito kapag ano, kapag for now, nagsistart tayo mag-create ng ano, posters for our team. Gamitin natin yung sa Canva, maximize natin yan, yung mga websites na yan. Kasi it will help us create more ano posters na mukhang, ano na, pwede na. Diba? Para mukhang professional na. Honestly, ako po, continuously, I'm trying to improve po my style. So, ginagaya ko po lagi yung mga nakikita ko online with other teams. Pero kapag tayo po, ano, kaya naman natin, wala na tayong oras din, especially nagbibuild na ng team, pwede kayo mag-hire ng graphic designer na gagawa po ng ano nyo, ng posters ninyo. So, ayan. Inahanap ko lang yung schedule natin for training next week. Ano ba training mo, Papa? Ayun, Zoom etiquette. Ayan. So, Zoom etiquette na ilalagay natin. So, this is a picture ulit. Kasi, ginawa ko siya ulit dun sa ano studio text. So, since wala po siya dito ulit sa, ano, sa Canva,
babalik tayo dun sa Studio Text to create yung ilalagay natin dito na topic ng training. So, Zoom etiquette. So, balik tayo, no? Ganun lang ulit. Lagay mo lang Zoom etiquette. O, spell etiquette. Zoom etiquette. Ganito natin. Ganito siya. Ganyan. So, ganun ulit, no? Tanggalin natin yung ano, yung italic niya na style. Okay. So, doon tayo sa download. Download PNG. Katulad lang nung kanina. Okay na siya. Na-download na. Balik tayo din sa Zoom. Ayan. Ayan. Tingkita niyo, nagda-download siya. Naantay ko lang iyon. Okay. So, drag lang ulit. Paste it sa ano. Wait for it to upload. Ayan. Na-upload na. So, Zoom etiquette po yung training next week, mentors. So, ano po yung mga pwede natin gawin sa Zoom? Yung mga tamang, ano, etiquette sa Zoom. And also, I believe, no, kung paano yung ginagawa nila Mentor Amer, Mentor Jonic, nila Mentor Sam, na parang pwede ka mag-play ng audio, ng music sa Zoom, mag-play ng video sa umpisa, ituturo rin po yan next week. So, ayan po, ano, mapapansin nyo dito, bakit yung kay Mentor Maricho, parang ano, lumulutang sila ulit. Nakalutang lang sila. Parang hindi pa rin maayos tignan yung ano, yung poster. Makikita mo sa Zoom etiquette yung background ni Mentor Maricho, makikita mo rin sa background na parang putol yung picture ni Mentor Maricho. So hindi siya maganda sa eyes, 'di ba? So ganun ulit, gamit lang tayo nung gradient. So, I suggest, ayan, since nandiyan na siya sa, ano mo, sa poster mo, copy-paste mo ulit. Just, ano, as in copy, pwede, baka pwedeng ganito, ayan. Select it, double-click, copy. Ayan, para makita natin. Pwede rin, sige yung shortcut sa laptop, pwede rin yung ganito. So, ganyan, no, pag ipipaste mo siya, double-click ulit, paste. So, pag ganyan, makikita mo, parang putol uli. So, ang gagawin natin, no, ito yung maganda sa Canva rin. Select yung flip. Ito po sa ano, upper left. Ayan. Flip vertical. Ayan. So, makikita mo, gradient na siya ulit. And then, i-transfer mo lang siya sa background. So, just select one by one kung ano yung background. Ayan. Hanggang dun lang. So, makikita mo, ngayon, si Mentor Marichu, hindi na siya yung makikita mo yung pagkaano niya. Yung parang, ayun, naputol yung picture, adjust mo lang onte. Ayan. Sakto doon. Pero hindi mo na makikita na parang na doon siya, yung mas kita rin yung, ano niya, yung picture niya. Naka-gradient na po siya. Okay? So, ganyan po, no? Just select yung Zoom etiquette, adjust lang natin. Ito yung maganda sa Canva. Papakita niya kung paano naka-align. Ako naka-align yung text mo or yung picture mo. So, ayan po, no? Zoom etiquette. Pero parang hindi pa rin siya align. Hindi siya nakagitna. Ayan, adjust lang natin. Minsan, mali rin si Canva. Hindi kasi yung size ng picture. Pagpasensya nyo na kung para akong ewan pag nag-create ng ano. May pa-ganong so, ayan, medyo nakagitna na siya. Okay. Yun. Okay. So, ayan na yung Zoom etiquette. Nakalagay na siya. Nagmumukhang maayos na. Now, dito po nakalagay special training by Audrey Magno. So, papansinin nyo, same lang siya doon sa text ng ano, no, nung topic. So, gagawin natin siya ulit dito po sa Text Studio. So, balik tayo dito sa Text Studio. Special. Ayan. Lagay natin special training by Jonic Magno. So, Mentor Maricho, pahiram lang ng picture mo. So, ayan po, ano? Ganun ulit, no? Wala na tayong babaguhin kasi yun din yun. Download ulit. Pwede nyo palitan yung style if bet nyo po, no? Marami nyo po pipilian. Ano, scroll down lang kayo. Ayaw lang yung mag-load. Ayan. Gusto mo gold? Pwede yan. Ito, golden. Ito yung maganda kasi parang connect siya sa IAM na style.
So, okay. Balik na tayo dun sa ano, sa poster. So, ayan no, na-save na yon. So, ibig sabihin nandito na siya. Ayan. Special training by Johnny Magno. Let's wait for it. Nagbabagaw siya. Nakaka-catch up po ba mga mentors? Nakaka-catch up naman. Okay naman po. Na-clear naman. So, ayan po, no? Ay, mali spelling. Walang N. Hindi niyo ko sinabihan. Nanisip eh. So, anyway, ayan, no? Balik tayo. Pag mali, create lang ulit ng panibago. So, hindi siya special train. Special training. So, special train. Sana. Yeah. Next, take ako mag-type. Mag-download kagad. So, ayan, no? Download lang uli. Downloading na ba? Ayan, downloading na siya. Tala natin ito. Hindi na natin kailangan. So, yun, no? Nagda-download siya uli. Double-double siya mag-download. So, drag lang uli. Then, drop. Dun sa ano poster, then wait for it to upload. Thank you po, Mentor Marichu. How about yung other mentors? Nakaka-catch up naman po, no? Na-understand naman. Klaro naman. Ayan, so okay. Ganun ulit, no? Lagay nyo lang dyan sa baba. Okay. Sakto ba? Pareho ba? Alright. Ayan. So, adjust lang natin pataas. So, there's more space sa baba. So, ganyan lang po, no? Adjust natin ulit ito. Taas-taas lang. And then, of course, digit natin to kasi masyado siyang haba. So, dito, ano pa yung kulang? Yun na lang yung date, then Zoom and live. So, mentors, I suggest, no? Pagagawa tayo ng, ano, ng posters, let's make it look simple. Simple lang, pero, ano, matawag doon, professional pa rin tignan. Pag masyado maraming nakalagay sa posters, parang kung ano-ano na yung nakalagay, medyo ano na siya. Honestly, ako po, naiinis ako pag gumagawa ng poster, yung ako po mismo. Ang dami kong nalalagay. Parang too crowded. Ano po, no? Sa marketing po daw, kapag masyadong maraming text ang nasa poster, ano po, hindi po binabasa kagad ng ano, ng mga audience mo or prospects mo, yung mga nakakita sa ano mo, profile mo. Mas gusto nila yung ano, onting words lang yung nakikita nila sa ano, sa poster. So katulad nito, medyo madami na yung nakalagay actually, no. Ako I'd rather keep it ng ganyan nga lang, tapos may parang Zoom and Facebook lang ma'am sa baba. But we'll put the date. We have to put the date and the meeting ID rin sa baba, no. Pero as much as possible, let's lessen the words or the elements na ilalagay natin sa poster. Keep it simple. Diba? Yung kung sa, ano natin, sa I am 5 may kiss, sa posters din po, dapat may ganun, yung keep it short and simple lang. Simple lang dapat. Okay? Kasi yung attention po ng ano natin, hindi nila babasahin lahat kagad. So, anyway, ayan, no? Dito, kapag let's say may ganyan na, pwede mo siyang i-copy-paste. Teka lang. Seselect mo lang. Ganun, no? Idadrag mo lang. Pwede mo i-select. Then, unselect ko lang itong isa. Ay, ayaw niya. Okay, fine. Ganun na lang. Select natin one by one. No? Yung sa Zoom and FB Live. Ayan. Pwede mo na siyang i-select and then i-paste. Pantay pa siya. Hindi yung parang ano lang, kakopy-copy pa natin. Dito rin, no, we can, ano, of course, hindi mo naman kailangan lagi gumawa from scratch. Pwede mong i-select ito. Ano to? Duplicate page. So, pwede mong i-duplicate yung page. Papalitan mo lang yung picture. Di-delete mo lang yung mismong na doon sa picture. Wait lang, adjust natin to. Pwede mong palitan yung mismong, ano lang, model lang. So, for example, lang gusto nating model si Mentor Rose. Yan. Ayan. I-gawin nyo mo lang siya. Then,
adjust lang. Ganun lang. Ganun lang. So you don't have to make from scratch. Hindi mo rin kailangan yung parang, for example, ganito, no? Ipapatong mo na. Ipapatong mo lang ng ganun. Hindi kailangan ng ganun. You can just delete and then replace. Ganun lang po siya. So, ayan po, no? Of course, paano po maglagay ng Zoom and FB Live na ano na logo? Ganun ulit katulad kanina, mentors. Search nyo lang sa Chrome. Katulad nung pa natin yung Eric Worre na picture sa likod. Search mo lang Zoom logo PNG. Always put PNG kasi yung PNG, ibig sabihin nun, most, ano po, yung nakikita ko madalas, wala siyang background na. So, copy, paste. Ganun lang ulit katulad kanina yung sa Eric Worre na ano po, no, yung background natin na ginamit. So, ganyan lang po siya. So, let's say ganyan, kinopy-paste mo na, pantay yan dito po. Kung saan siya nakapwesto, ganun din yung pwesto niya dito. So, yung maganda sa copy-paste. So, ano bang araw yung training next week? December 27. December 27, ayan, Monday, 6 p.m. meeting ID, ganun. Ganun lang ulit. So, I think that's all. Ano pa ba? Sige, mayroon pa ako i-share, no, na mamamaximize natin dito sa Canva. Kapag gusto mo katulad nito, no, medyo ano siya, parang hindi mo siya makita clearly, I suggest edit image. So, may ganito po sa Canva, you can edit the image, you can change po yung filter, yung ano niya, color, parang lalagyan mo siya ng filter. So, katulad ng Zoom, ayan, pwede mo palitan yung filter, pero I don't like na may filter, so kakancel natin yan. So, select mo lang none. Pwede mo palitan yung color nung ano yung filter ng background mo, yung ano no, yung Eric Worre natin na background. Pwede mo rin palitan. Pero dito po, ayan. Dito tayo. Pag gusto mo mas clearer, tama ba? Clearer siya, maging clearer yung picture or yung niyan yung topic mo, I suggest use shadows. So pag nilagay mo siya ng shadows, parang magpa-pop siya sa picture. So, wait natin ma-apply yung shadow. Ayun. Di mo masyado, ano no? Di mo masyado makikita yung difference. Pero, para sa akin kasi, wala kayong changes na mangyayari. Yung kapag nilagyan mo siya ng shadow. So, ayan. May shadow na siya. Mas clearer siya tignan kesa dun, sa kanina. So, ayan po, no? Always use shadows. What else? Si Mentor Rose, kung gusto natin parang mag-pop pa siya dun sa ano, poster, pwede rin natin siya lagyan ng shadow. Ayan. There's an ano eh, a small pero noticeable naman na ano, changes. Kapag nilalagyan mo ng shadows yung element, ano ba tawag dito? Elements. Kasi lang ba't ganun? Kaputol. So parang nakat yung picture. I don't know why pag ganyan, pero kung ano siya, kung error siya sa Canva, it happens. So, i-undo ko na lang para di tayo ma-storbo. Ayan, may moments na nagaganito si Canva, no? I-blur lang natin, maayos din naman yan. Hindi ko alam kung bakit. So, gagamitin natin si Mentor Krish naman. So, ay, ganito rin, mentors. So, ganito yung magagandang klase na ano eh, na pang poster, yung ilalagay mo as a model. So, pag ano, maganda mag, ano tayo lahat, sabay-sabay tayo, magpa-picture tayo ng ano, ng pang-poster natin. So, di ba? Para maganda tignan. Professional talaga. So, may moments talaga, mentor, no? Parang nagaganyan siya. Yung parang ang labo. So, ignore it. Pag sinave mo naman yan, ano po, no? It will still be okay. So, what else? What else can we do sa Zoom? Ayan. Yung mga ganito, pwede mo rin lagyan ng ano pa. Punta ka sa edit image lang. Maraming pa tayong pwedeng gawin sa mga images na ilalagay natin sa poster. You can, ano po, ano, yun yung adjust filters, change the color. Ayan. Nasa na yung change, ano. May ayan, duotone. Pwede mo palitan yung colors niya. Among other things. Ito po, hindi ko na po nakagamit yung iba eh. Kasi most of the time, kung ano lang yung nilalagay sa poster, yun lang. So, what else?
Ayan. Ito po, ito yung mga ganitong klaseng posters. Sige, i-share ko lang. Background lang din to. Ayan. Pag gusto niyo po magandang background, search lang kayo sa ano, sa Chrome ulit. Just put I just put black and gold luxury background. Ano? So marami sa akin naka-save na ganyan dito ngayon. Kung i-check niyo dito, oh. Ayan, sobrang dami. Hinahanap po natin kung ano po yung pinaka-the best na or maganda tignan or acceptable tignan. So anyway, ito po sa ano to, sa Photoshop ko siya ginawa. So pwede kayo gumawa ng ganyan sa Photoshop, pero mas mahirap. Mas maganda na yung sa logo metallic 3D text. So now, ano po no? Let's say, gagawa tayo ng, kasi ito tapos na to eh. This is done. This is just how I do the poster ng Equipping 101. Now, how do we end naman po yung use this upload image remove background? So, hanap tayo ng picture ng tao. Ayan. Hanap tayo picture ng tao. Meron ba picture ng tao dito? For example, ito. Sige. Ito nakasave yung Sapphire. Ganito po, mentors, magtanggal ng ano background sa photo. Punta lang kayo ng I am, select, hanapin niyo yung mga posters sa mga mentors. Kung gusto niyo poster nila mentor May, nila press, ayan. Automatically, pag nilagay mo siya dito, remove na po yung background. So, pag ganyan, meron pang parang naiwan na diamond, edit mo lang siya uli. Erase. Ayan. May erase tool siya for extra, ano. And then, yun na yun. Then download. Kapag ilalagay mo na siya sa poster, ayan, pag natin si Metacrish. Ayan. Ganda na siya. Pag na-save na siya, ganyan, drag mo lang siya ulit doon. And then wait for it to upload. Ayan, then adjust lang. Then, lagay mo siya sa background. Okay. Yun lang. Ganun lang po gumamit nito, yung remove background po na, ano, na website. So, remove.bg lang siya. Tapos yung kanina po, na textstudio.co. So, yan po yung mga ginagamit ko, Canva, then those two, para po makagawa ng posters. Now, meron po akong ginagawa rin na naging question po sa akin before, no? Paano ginagawa? Ano po sa nayon? Ito po. Yung ginamit sa poster nila press. For example, ito pala. Kay Mentor Rochi. Ito po ganito, sa ano ko na siya ginawa? Sa Photoshop po. So, ayan yung pala Mentor Marichu. Yung parang nakaano sila, naka-frame. Sa ano ko na po siya ginagawa? Sa Photoshop. So, pwede tayo kumuha ng ganyan dito. Pero hindi ganyan yung style niya. Magiging ano po, let's say, ganito po siya, let's say. Pupunta tayo sa elements. May makikita kayong ganyan, no? Makakahanap tayo ng free na ganito, gradient. Ang tawag sa kanya? Gradient, spare frame. Pwede tayo mag-select ng ganyan. Sa elements, spare frame. Bonus na lang po. Kaso lang, wala siyang ganun. So, kung wala, yung kinagamit ko po before sa Photoshop ko mismo kine-create yun eh. So, kung wala, select lang tayo ng frame. Itrag the frame pala to. Ah, alam ko na, alam ko na. Kung wala sa elements yung gusto mo, ay hindi lang sa elements din pala to. Search ka ng ano. Yung elements naman di siya exactly na parang ano lang. Yung parang vector art lang. Pwede kayo mag-select ng ganito, gold. Ito po ginagamit ko madalas. Ito. Parang gold na frame siya. Ang ginagawa po natin kapag ganyan, hanap tayo ng black background.
sa photos. So, of course, hindi man pwedeng ganyan lang, no? Select natin ito. So, magbabagal na yung aking laptop. Ayan, okay. Lagay natin ito para may background lang tayo na maganda. So, automatic na siyang background. So, kuha tayo ng ano. Kunyari, car achiever. Maganda. Wow, yan. Yan, si Mentor Maricho. Ay, ba't ito? So, ganito mentors, no? Pag gusto niyo gumawa ng parang naka-frame na tao, yun lang, simple lang. Adjust mo lang. Yung katulad kanina kasi sa ano po yun, sa Photoshop ginagawa. So, ganyan lang po yung ginagawa ko po para mukhang, ano, naka-frame po sila. Adjust lang natin. Dun sa square. Ang ginagawa ko lagi po lumalagpas yung ulo dun sa frame para mukhang, ano, parang iba yung dating niya. Then, katulad dun kanina, nilalagyan ko lang ulit ng copy natin yung ano po, ano, yung gradient. Nalagyan ko lang siya ng gradient. Adjust lang natin, no? Liliitan natin yung gradient. Okay. Crop natin. Ganyan. Okay. Ganyan lang po. Kapag gusto niyo gumawa ng parang kanina, yun, parang naka-frame yung mga mentors. So, pwedeng ganyan. And ito pa, mentors, no? Another thing you can do, pag sinelect mo sabay-sabay, you can put it in a group. So, pag naka-group siya, kahit ganyan-ganyanin mo yan, hindi siya mahihiwalay-hiwalay. Kasi kapag naka-ungroup yan, tapos ginanong-ganon mo, may iwan yung iba. So, mas maganda yung naka-group po siya. It will make things simpler po for you. So, copy-paste lang ulit, no? Copy-paste natin to. Try natin lagay dito. Hindi mo siya lagay na naka-frame. Pero it's up to you. Ako, I prefer it without a frame. So, ganyan. Pwede mo siyang gawin. Pag gusto mo lang i-frame po yung model mo sa poster. So, that's one another thing that you can do. So, I think that's all, mentors. That's how I ano po, ano, use Canva. That's how I make posters po, no? Ang tip ko talaga, if na, ano, ang number one thing naman na usually nagiging, ano, struggle when it comes to posters is yung idea. Ako po, pag natatagalan po gumawa ng poster, ng logo, ano ganyan, yung problem ko is kasi wala akong, parang naubusan ako ng creative juices po. So, ang tip ko po pag ganun, pag wala kayong maisip na idea para ano ba gagawin kong design sa poster ko na to, hanap lang kayo sa ano po sa mga pages ng mga teams po sa IAM. Kasi sobrang dami na po nag-create naman po ng poster sa IAM. Makakakuha kayo ng inspiration doon. So katulad po ito, asa na 'yon? Ayan. Ito po, itong IAM business presentation, ang pinagkakopyahan ko po niyan, although hindi ko makopy yung exact ng MVP. Ganyan lang po. Pero yung idea nandun, yung parang makikita mong inspired siya dun sa poster ng MVP na international poster. International IDP nila. So, ganun lang po, mentors. Ang pag-create po ng ano, ng poster sa Canva, very simple, very easy. User-friendly lang siya, no? I'm sure in the future, mas dadali at mas dadali pa yung ano, pag-create ng posters. Just start creating po, no? As time goes by, mag-i-improve naman na mag-i-improve. Yung mga ibang mentors po na baka iniisip nila, hala, yung gumawa ng poster kasi baka pangit yung gagawin ko. Start lang kayo kasi, ganun nga, ano, masasanay din kayo, mag-i-improve din po yung skills nyo. Parang, ano yan eh, yung sinasabi natin sa, ano, sa IBP, you don't have to be great to start, you just have to start to be great. Ganon din po sa poster making, kasi yung nagsisimula po ako, di naman din po ganun kaganda yung umpisa. And as time goes by, nag-i-improve lang siya. Actually, hindi pa nga po ganun kaganda yung kine-create po nating posters po, no? Kasi meron pa ako nakikita sa MVP, grabe yung ganda. Di ba? Sa IAM, ang ganda. So, as time goes by,
Pag-aaralan lang natin kung paano gagawin yung mga ganun. Magiging ganun din tayo kagaling. So, ayan lang, commenters, no? I think that is it. Yun lang. So, pag may questions kayo, you can ask me. Ano naman po, no? Willing to help naman po ako. If you want the templates na nakita nyo po dito, you can ask me, no? Message mo lang. I'll share the link with you. So, you can edit it then, no? Pwede mo i-copy yung, ano, yung mismong templates, or pwede mo nang gamitin din yung templates. Then, what else? I think that's all kasi 7:41 na. Meron pa tayong, ano po, 8 p.m. habit. So, I hope na ano po na nakatulong sa mga mentors. You can start creating your posters. Enjoy po kayo. Mag-enjoy kayo, honestly, sa pag-create ng posters. So, yun lang. Back to you, Mentor Amr Anas. Thank you po so much, mentors. Yo, maraming salamat po, Mentor Audrey. Yan, I'm sure maraming tayo natulungan, natutunan ngayon po sa training natin. Siguro, pwede nyo lang natin i-PM si Mr. Audrey po at hahabol tayo sa may training tayo na 8 p.m. Ayan, of course, maraming salamat po sa mga mentors na naka-attend. Bago tayo magtapos, simulan po natin ang prayer. And of course, tatapusin din po natin ang prayer. Pray po tayo mga mentors. Lord, maraming salamat sa araw na ito na in-bless nyo po kami, tinulungan nyo po kami, at in-guide nyo kami dito sa training na ito. Nag-pray namin sa iyo, Lord, na lahat po ng mga gagawin namin sa business, lahat ng mga teams, lahat ng mga leaders, ay i-bless nyo po lagi, Lord. Ilapit mo ngayon sa mga tao na natutulong sa amin at tulungan din namin dito sa negosyo na ito. Maraming salamat sa iyo, Lord. Patawarin namin ang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. So maraming salamat mga mentors. See you po sa training natin. Thank you so much, Mentor Audrey. I-message na lang po natin si Mentor Audrey kung meron po kayong mga katanungan. Bago pala tayo magtapos, mentors, matayo muna ay mag-picture. Hindi mawawala ang picture. Kaya lahat po tayo ay mag-open ang camera. Yan. Ang hindi po mag-open ang camera ay wala po. Joke lang. Wala naman. Walang camera. Sinasabi ka, mentor. Wala po, mentor. Alright. Ayan. Ay, si Mentor Liam pala. Hello, Mentor Liam. Okay. Ayam sign po tayo. Si Mentor Liam pala talaga yun, no? Okay. 1, 2, 3, smile. Alright. Yun lang po, mentors. Tapos na po. Kiti Yumi, oh. Hello, Yumi. Hello, Kuya Liam. God bless everyone. See you po sa training natin. Thank you, mentors. See you po. Ayan. Ay, mentors, bago pala tayo magtapos, no? Bago pala i-close yung Zoom. Wala po pala tayong Monday motivation. Resume po tayo next year na. Resume na po tayo next year. So, yan lang po. God bless. Thank you, everyone. Thank you po.